شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa ikalawang bahagi ng ating pagbasa ukol sa mga kainaman at kahigitan ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan, sinabi ni Sheikh, wala na fi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana, faqad kana idha dakhala al-ashru shadda ma'zara. Natunay na matatagpuan natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na halimbawa. At tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay higit na nagpapatindi, nagpapaigting ng kanyang mga pagsamba sa huling sampung araw ng buwan na ito. Wa ahya laylahu wa aykada ahla. At siya ay nagsasabuhay sa mga gabi nito at siya ay gumigising sa kanyang pamilya. Na kung ang mga tao ay natutulog sa mga gabi nito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ay isang halimbawa na dapat sundin natin bilang mga Muslim, ay nananatiling gising sa mga gabi nito upang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gumigising din siya, nagigising sa kanyang pamilya upang samahan siya at ang mga Muslim sa mga pagdakila sa mga gabi nito. Wa ikaduhu li ahlihi laysa khasan fi hadhihi al-ashr. Ang paggising ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya ay hindi lamang limitado sa huling sampung araw na ito. Bal kana yuqiduhum fi sa'ir sana. Bagkus ay ginigising din niya sila sa iba pang mga araw sa iba't ibang mga buwan sa buong taon. Ikaduhum lahum fi hadhihi al-ashr kana akthar wa awqat. Subalit ang kanyang paggising sa kanila ngayong huling sampung araw na ito ng Ramadan ay higit niyang binibigyang diin kaysa sa iba pang mga gabi. Sinabi ni Sufyan al-Thawri, ahabba ilayya idha dakhala al-ashr al-awakhir an yajtahid bil-layli wa yajtahid fihi. Na ang pinakamamahal ko kapag dumating ang huling sampung araw ng buwan ng Ramadan ay magsumikap sa mga gabi nito. وَيُنْهِدُ أَحْلَهُ وَوَلَدَهُ إِلَى الصَّلَاةِ إِنْ أَتَاكُ ذَلِكَ. At ang siya ay ang gumising o magising sa kanyang pamilya at sa kanyang mga anak tungo sa sala kung ito ay kaya nila na isagawa. Wa inna laman al-harman al-azim wal kasrat al-fadiha an najid kathiran min al-muslimin tamara bihim hadhihi al-layali al-mubaraka wa hum anha fi gaflatin mu'ridun. At tunay na isang malaking kawalan o pagkalugi para sa marami sa mga kapatid nating Muslim na nakikita natin sila na wala silang napapala sa mga gabi na ito na mabiyaya, liban na lamang na sila ay nagiging mga walang pakialam sa mga ito. Fayamduna hadhihi al-awqat ath-thamina fima la yanfa'uhum. At lumilipas ang mga mahalagang oras na ito sa mga bagay na hindi nakakapagdulot ng kapakinabangan sa kanila. فَيَسْحَرُونَ اللَّيْلَ كُلُّهُ وَمَأْدَمَ فِي اللَّهُوِ وَلَعَبْ. Na maaaring sila ay gising, subalit ang kanilang mga gabi ay ginugugol nila sa mga walang kwenta mga bagay at mga paglalaro lamang. وَفِيمَ لَا فَائِدَةٌ فِيهِ. At sa anumang bagay na walang kapakinabangan o walang sustansya o walang kabutihan na idudulot sa kanila. أو فيه فائدة محدودة يمكن تحصيلها في وقت آخر. Na maaaring ang ginagawa nila ay meron ding kapakinabangan tulad ng pagtulog dahil sa pagpapahinga, at ang mga gawain na ito ay maaari nating gawin sa iba pang mga araw
at magdudulot lamang din ng parehong kapakinabangan. Kaya marapat para sa atin na ang limitadong mga araw at oras na ito ay gugulin natin sa pinakakapakipakinabang na mga gawain. Laysat lahu hadihil fadila wal maziyah, doon sa mga araw na walang katulad nito na kahalagahan. Tulad ng iba pa mga araw sa buwan ng liban pa sa buwan ng Ramadan, ay maaari tayong gumawa ng mga gawain na may kapakinabangan. Watajid ba'dahum idha jaa waqtul qiyam intaraha ala firasha wagatta fi nawmi amik wafawwata ala nafsihi khayran kathira. At may kita mo naman ang maraming mga Muslim na kapag oras na ng salah, sila ay nakahiga na sa kanilang mga higaan at sila ay dinadaig na ng malalim na pagkatulog. At nawawala sa kanila ang pagkakataon na magkamit ng malaking kabutihan at ng malaking gantimpala. La'allahu la yadriku fi amin akhar. Mga kabutihan na maaring hindi na niya kayang makamit sa iba pang mga taon na parating. Wa min khasa'isi hadihil ushur ma dhakaratha Aisha minan nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yuhyi laylahu wa yashuddu ma'zara ay ya'tazil nisa'ahu liyatafarrag lis-salah wal ibada. At kabilang sa mga special na mga gawain sa mga gabi nito, ayon sa ipinakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabuhay sa mga gabi nito na hindi siya natutulog, at siya nga ay umiiwas sa iba pang mga gawain maging ang pakikipagtalik sa kanyang mga asawa upang mabigyan ang kanyang sarili ng pagkakataon na makagawa ng mga gawain pagsamba sa mga limitadong oras at mga gabi nito. Wa kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhyi hadhihi al-ushur igtinaman li fadliha wa talaban li laylatil qadr allati hiya khayru min alf shahr. At si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay hindi nagsabuhay ng mga gabi nito liban na lamang na siya ay naghahangad ng gantimpala, at siya ay naghahangad na nawa ay maabutan niya ang Laylatul Qadr na mayroong gantimpala na higit pa sa 1,000 buwan ng pagsamba. Faqad jaa fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat ma'alamu sallallahu alayhi wa sallam qama laylata hatta sabah. Na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ayon sa iniulat ni Aisha, na iniulat naman ni Imam Muslim, na si Aisha radhiyallahu anha ay walang nalalaman na gabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng mga salah hanggang sa inabutan na siya ng umaga liban pa sa huling 10 araw sa buwan ng Ramadan. At ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga dakilang gabi nito. At dito natin tatapusin ang 2nd bahagi ng ating pagtalakay sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. At itutuloy natin ito sa mga susunod pa nating mga pagtalakay insha'Allah. Wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan.